Okay, good morning. Gumawa po kami ng extra Facebook Live. Meron lang tayong tips para sa kung malamig ang panahon o minsan di malamig ang panahon, merong mga sakit na pwede natin makuha. Doc Lisa? Yes, so ang I-share i-discuss ko lang ko muna ha, si Doc ay Lisa muna. tungkol dun sa arthritis kasi talagang nakakaramdam tayo ng masasakit yung ating mga kasukasuan from time to time. Di ba, minsan makakaramdam kayo na, oh, sakit naman itong balikat ko, sakit naman ang tuhod ko, ng talampakan ko, lalo na dito sa may balakang o dun sa may low back. Lalo na pag tayo ay tumungtong na sa edad 40 pataas, eh talagang mararamdaman na natin yan. Minsan matigas yung ating kamay, yung ating balikat, mahirap igalaw, lalo na sa pagkagising. Maraming klase ng arthritis, pero ang pinaka-common, yung osteoarthritis. Halos lahat ay magkakaroon nito. Ano yung tips natin pag nagsisimula ng maramdaman ito? Pag ganun, pwede po kayong magsuot ng guantes, yung gloves na nilalagay, telang gloves nilalagay sa kamay, o pwede rin kayong magsuot ng medyas kapag nanglalamig ang inyong paa at kamay. Pwede rin magsuot ng jacket kapag magtatagal kayo sa isang aircon na kwarto, pupunta sa hotel, pupunta sa maginaw na mall, pwede tayong magsuot ng jacket. Pagkagising sa umaga, pwede namang mag-inat-inat muna tayo para parang lumuluwag yung ating mga litid. At pagkaraan ng 30 minuto, mapapansin nyo, aba, parang nabawasan yung mga paninigas ng kamay, paa at kasukasuan ko. Ngayon, kung tayo ay medyo mabigat ang timbang, aray, kailangan magbawas-bawas tayo ng timbang kasi mas luluwag ang ating katawan kapag mas magaan tayo. Yan yung mga common tips na pwede natin gawin. Idagdag ko na rin, pwede rin yung mga hot compress sa gabi bago kayo matulog, kuha kayo ng boteng lapad, lagyan mainit na tubig, baluti ng tuwalya, bimpo, tsaka ilagay ng 15 minutes dun sa lugar na masasakit tulad ng balikat, paa, yung sa may binti, yan, pwede natin lagyan. O dito sa mga kamay na to, hawak-hawakan nyo yung mainit na bote. Okay, salamat Doc Lisa. Alam kong wala ka pang arthritis, pero ako ay sumasakit na ang akin mga kamay. Minsan, di ba, pagising nyo, parang ayaw nang gumalaw, di ba? Tumitigas kasi siya eh. So, sa arthritis. So, mas gagalaw-galawin. Lalo na kung malamig ang panahon talaga. Di ba, pag malamig, tumitigas lahat yan. Pati tuhod, balakang, likod. I'm sure na-experience nyo yan. Ang gagawin nyo, parang kotse. Papainitin natin yung katawan mo. Lalakad-lakad, papainitin natin. Okay? Yes, may ilan lang akong babatiin ngayong araw na to kasi naalala ko, na-meet ko sila kahapon. Tama na sa mic. Yes, binabati ko ang ating mga kaibigan, si Susie Magno at Angie Galatosa. Sila ay mga taga birthplace. So ito po yung clinic ni Dr. Sharon Mendoza. So nurse sila doon, si Susie Magno at Angie Galatosa. Hello! Cute mo naman mag-greeting. Gusto na kababayan natin tips, hindi greeting. De, gusto nila greeting. So, salamat sa pag-share. Extra FB Live to. Papakita ko sa iyo yung unang sakit, ha? I-reverse ko. Sakit sa taglamig o kahit hindi malamig, arthritis. Pakita natin ang magandang picture. Yan. Kita nyo yung mga nagkaka-arthritis. Ayan, no? Okay. Ang unang tinatamaan, syempre, ay ang pwede ang kamay. Nakita nyo, yan ang kamay ng may arthritis. Ganyan ba po kamay ninyo? Makikita nyo, may mga bukol-bukol na siya. Ayan, o. Oh. Okay? Arthritis of the finger joints. Malalaman nyo, ayan po, oh. Merong mga, tingnan nyo po yung kamay nyo, lalo na kung may edad. Ayan, o. Oh. Kitang-kita. Ayan. Ha? So, pag nagkakalaman-laman, alam nyo, arthritis yan. Osteoarthritis. Konting exercise lang. Ito naman, sa hips. Diba? Sumasakit ang balakang. Yan, no? Binapakita, nagkaka-arthritis. Ito rin, namumula. Pag malamig, mahapdi, masakit, ha?
Galaw-galawin, exercise, konti, stretch, hindi naman sobra exercise, lakad-lakad lang para uminit ang katawan. Parang kotse, di ba? Pag sa umaga, ayaw umandar, pero papamenorin mo muna, paandarin mo 5 minutes. Pag mainit na yung kotse, maganda na yung takbo. Tuhod, ha? Ito po yung tuhod. Tuhod ng walang arthritis. Tinabi lang yung patella. Ayan, no? Tinabi lang. Pero ito yung tuhod. Tuhod ng medyo may arthritis na to. Medyo. Medyo na nandito. Nakita niya. Namumula-mula. At talagang matinding arthritis na itong nasa dulo. Stage 3. Oh. Ito po. Sobra daming sakit sa tuhod. Papacheck tayo sa orthopedic surgeon, rheumatologist. Tulad ng mga sinabi ni Doc Lisa, yung mga babalot ng guwante sa tuhod, magpapajama kung masyadong malamig. Ha? Tapos, minsan naman, ito po, magte-therapy. Ha? Kung may edad o bata pa, gagalaw-galaw para hindi sumakit. Kasi ang kinakatakot natin, pag nasira ang tuhod natin, tulad nung nangyari kay President Erap, kung nasira ang tuhod natin, baka umabot tayo sa knee replacement. Ha? Salamat sa mga bati, salamat sa nag-share itong extra tips natin kasi napapanahon yan. Oh. Knee replacement yan, mahal po yan. Ha? Sana hindi na tayo umabot sa ganyang bakal kasi okay lang to sandali pero after ilang years, masisira din. Di ba? Iba pa rin yung gawa ng Diyos. Pag sa hips, ha, ingat kayo sa hips. So, hip replacement. Oh. Pwede rin mabali yung hips. Lalagyan kayo ng bakal. Parang bionic man na. So, yan ang babantayan natin sa taglamig. Okay? Yun naman tayo sa ating next steps. Reverse ko lang. Okay. So, isa pang sakit na medyo pag malamig ang panahon yung trangkaso. Maraming natatrangkaso. Hanapin ko lang itong picture natin ng trangkaso para mapakita ko sa inyo. Picture ng trangkaso. Yan. Bakit po mas marami nagkakatrangkaso pag, o may mga flu pag malamig ang panahon? Una-una, yung mga viruses, itong mikrobyo, viruses sa mga bagay-bagay, mas lumalakas sila. Palagay natin, may ubo ka, umubo ka. Pag ubo mo, umubo ka sa kamay, bawal yan. O matagal mabubuhay yung virus dito. Umubo ka sa computer, dito. Umubo ka dito sa computer. O madumi kamay mo. Dito matitira yung mga virus, mikrobyo. Tapos may ibang gagamit. May ibang tao gumamit ng computer mo, cellphone mo, humawak sa ilong, hawa na siya. Matagal ang buhay ng virus kasi malamig ang panahon. Tsaka yung mga bakterya, matagal ang buhay. Hindi katulad pag mainit, nainitan yung mga mikrobyo, patay agad. Kaya pag mas malamig, mas malakas ang kalaban natin. Lalo na kung sama-sama kayo sa isang kwarto, dikit-dikit magkakahawahan, ha, sa isang bahay. Hindi pa naghuhugas ng kamay, magkakahawahan. Kaya tips natin, hugas ng kamay, alcohol. Kung merong inuubo, may inuubo, layo po. Ha? 4 feet away. 4 feet. Huwag kayong lalapit. Walang beso-beso. 4 feet away. Kung di, mahahawa. Lalo na yung may diabetes, may edad, may problema sa hika. Pag nahawa kayo, aatakehin ang hika, sigurado baka ma-hospital kayo. Kaya iwas-iwas, hindi tayo umaarte-arte. Kailangan mo ng mask, kailangan hugas kamay, kailangan malayo kasi delikado. Sa mga umuubo, may ubo na kayo kung pwede. Huwag muna pumasok sa school, huwag muna magtrabaho. Kung papasok kayo, magmask kayo, mag-alcohol kayo. Kasi mahahawa nyo yung buong barangay. Pag-uubo din, huwag umubo sa harap ng tao. Huwag pataas ang ubo. Ubo lang sa tissue, sa panyo, at ubo lang sa baba. Isa pa, pag malamig ang panahon, mas mahina yung katawan natin. Naulanan. Diba? Naulanan yung mga bata. Diba? Ayaw natin maambunan. Pag nalamigan yung katawan, bumabagal, humihina yung white blood cells natin. Yung immune system natin, mas mahina ang laban. Kaya dalawang factors yan, ang kaya tayo nagkakasakit. Two factors. Number one, malakas ang virus, malakas ang mikrobyo, ang dami mo nalakap. Pangalawa, mahina ang katawan. So pag pareho yung meron ka, hindi ka naguhugas ng kamay, marami ka nalanghap, mahina pa katawan mo, sigurado magkakasakit ka nito mga ituturo ko. So iwas sa mga mikrobyo, plus papalakasin ang katawan,
by tulog. Tulog, 7 to 8 hours, di makatulog higa. Tubig, 8 to 10 glasses, tubig. Bawas stress, bawas puyat. At happy lang lagi, naod lang ng FB Live. Pag may oras kami, gagawa kami ng extra FB Live. Kasi hindi mo masabi, baka makatulong itong mga tips sa inyo. Total, para naman sa amin, alam nyo naman, lahat ng kaalaman, lahat ng alam ko, libreng binibigay. Wala tayong ads dyan, walang lumalabas na kahit anong advertisement o binibenta. Talagang tulong lang po para sa inyo. So yan ha. So lalayo sa mga inuubo, hugas ng kamay, linisin yung gamit. Pwedeng sabon, yung iba, merong mga panglinis eh. Pero sa kamay, alcohol gel pwede na eh. So, lilinisin nyo yung mga lamesa, lalo na yung mga computer, yung mga cellphone, sa banyo, yung hawakan. Minsan yung sabon, madumi rin masyado. Tapos, yung mga may sakit, iwas sa mall. Ha? Mall. Yung mga bata na mga sanggol, kung pwede ha, nanay, daddy, mami, huwag na dalin sa mall. Isang buwan pala, dinala mo sa mall, magkakasakit yan. Baka anong sakit pa makuha ng bata? Yung mga buntis, nako, baka makakuha kayo ng German measles, malalagutan yung bata. So, kung mahina resistensya, sanggol pa, huwag na lang dalin sa mall, sa bahay na lang. Pag malamig, suot ng jacket. At siyempre, payong para hindi maulanan. At flu vaccine. May tulong yung flu vaccine para sa above 50 years old o kahit kung meron kayong mga sakit, kahit mas bata, mga above 40, 30s, pwede rin naman yung flu vaccine. Pakita ko yung mga sakit ng nakukuha sa pagmalamig ang panahon. Re-reverse ko lang. Pakita niyo yung mga pictures. Ito yung mga sakit na makukuha kapag malamig. Una-una, pwede sipon, ha? Yan ang itsura ng rhinitis, rhinovirus. Yan ang itsura ng sipon, no? Yan ang rhinovirus. Pag hindi mo ginamot ang sipon, pwede maging sinusitis. Yan, ha? Yan ang sinuses natin. Okay? Special FB Live lang to para sa mga tips para sa inyo. Yan, no? Magkaka-infection, no? Kita mo, ito yung ilong natin. Pupunta dyan yung mga mikrobyo, paghinga mo, bakterya. At sa tenga, pwede rin, no? Sa tenga. Pwede rin tonsillitis. Magkakaroon ka ng tonsils, di ba? Ingat din tayo. Tapos, ang babantayan natin, bronchitis, ha? Bronchitis, may plema sa baga. At ang pinakamalala, last na lang ito, ang pulmonya. Okay? Pneumonia yan. Pag nagka-pneumonia sa lungs, eh, delikado po. So, yan ang mga babantayan natin. Kung medyo malamig ang panahon. Yan. Meron tayong mga questions tungkol dito. Yan, bantayan nyo ha. Pulmonya, sinusitis, lahat yan nakukuha sa infection. Paano pumapasok ang infection na pinapakita dito sa ilong, ha? Sa bibig, naghawa ka, papasok sa loob, ha? Papasok. Pag pumasok, tutubo yung mikrobyo dito. Pag tumubo sa baga, ayan na, oh, ang dami ng plema. Oh. Kita mo? Tapos, magkakasakit na. Pag nagkasakit, delikado. So, yan ang pinapakita nating ingatan ninyo. Okay? So, isa pa, last na lang, arthritis, trangkaso, at number 3, minsan yung may sakit sa puso, lumalala din. Kung masyadong pag sakit sa puso, masyado mainit, hindi okay. Masyado malamig, hindi okay. Ang gusto ng mga tao may sakit sa puso, 25 degrees centigrade. Kaya yung aircon, kung 25 o mas mababa, yan ang gustong gusto. Masyado malamig, hindi maganda. Ha? Masyado mainit. Kaya sa mga may sakit sa puso, huwag maliligo ng malamig na tubig. Ha? Pag malamig na tubig, malamig ka ng dibdib. Minsan, nagko-contract yung muscles. Yung mga ugat sa arteries, nagko-contract sa sakit ng dibdib. Ha? Tapos, huwag din matutulog, nakatapat yung aircon. Hindi lang yan sa puso, pag nakatapat ka sa aircon, electric fan, minsan nagkaka-Bell's palsy, nagkaka-sore throat. Nakatapat kasi, buong gabi, pasok na pasok yung dumi. Tapos, tulog ka, nakabukas ng bibig. So, huwag din tatapat. Paikutin yung aircon, electric fan. Huwag maliligo sobrang lamig, maligam-gam lang. At yung mga maintenance medicine nyo, itutuloy lang ang pag-inom ng gamot. So, yan ang mga tips natin. Salamat kay Marvie Castillo. Thank you sa mga extra tips natin para sa inyo.
para maging maingat kayo. Salamat po sa pag-share nitong video. Pwede nyo naman ito i-share din sa inyong mga kaibigan para ready tayo sa tatlong sakit na diniscuss ko. Arthritis, trangkaso, sakit sa baga at sakit sa puso. Makukuha ko malamig ang panahon o kahit hindi malamig ang panahon. Pakita ko na lang itong salamat sa pag-like, salamat sa pag-share at pakita ko lang yung heart model natin. Ito pala, model natin. Yan, ang mga sakit na makukuha ito, yung model natin. So yan na, mula sa ilong, dyan papasok, ha? Sa bibig. Tapos pupunta sa throat na kinapakita ko sa inyo, tuloy-tuloy sa lalamunan. Yan, no? Tapos ito yung sa trachea, pwedeng pumunta sa baga. Yan na, kaka-infection yung baga. Yan, ang ganda ng baga natin. Ito normal. Tapos yung puso, mahirapan din, ha? Sa gitna, babantayan natin. So pag nahirapan dito, yan ang mangyayari. Okay? Ingat din sa mga pagkain. Pag malamig ang panahon, okay naman yung pagkain. Ayaw natin mainit. Nakita ko lang yung model. Yan. Tiyan, sa bituka. Kailangan regular exercise, ha? Para lumakas ang katawan. Pag nag-exercise kayo, gaganda ang oxygen. Gaganda ang puso. Lalakas ito, ha? At gaganda rin yung pagdumi nyo. Kasi pag nag-exercise kayo, gumagalaw-galaw itong tiyan nyo. Yung dumi, mas aandar siya. Hindi maiimbak ang dumi dahil dito. Yan. Okay ha? Ayaw natin maimbak ang mga dumi natin dito. Pag nag-exercise, mas gumagalaw-galaw ito. Okay? Ang dami niyong natututunan. Simpleng-simple lang ha? Very basic, pero ang tandaan nyo, ito, tatandaan nyo lang, hugas kamay ang number one. Ha? Hugas kamay, tulog, ha? Bawas stress. At be happy lang. Kung gusto nyo uminom ng multivitamin, okay lang uminom ng multivitamin. One multivitamin. Pero, iinuman mo rin ng tubig. Hindi pwedeng walang tubig yung multivitamin. Kasi pwede rin pag meron ding overdose eh, pag masasobrahan. So, pinapakita ko lang itong heart model natin para sa inyo. Okay, I will reverse. Ganda ba ng model natin? So, yan lang po. Sana nakatulong itong short video sa inyo. Any final question? May ubo ako, grabe trangkaso. Yan, may nagtanong sa akin. Hindi ko lang nakita yung pangalan. May ubo ka ngayon, may trangkaso ka ngayon. Anong gagawin para gumaling? Anong gamot? Anong magic? Simple magic mo. Tulog. Tulog. Higa. Pahinga. Wala kang gagawin for the day. Pahinga ka. Pa-easy-easy lang. Pa-easy-easy lang sa buong araw. Kung nandun ka sa work, easy-easy lang. Mabagal ang galaw. Mabagal ang lakad. Hayaan mong makalaban yung katawan mo. Matalo niya yung mikrobyo. Gusto mo, gusto ko, ikaw ang panalo. Pag nanalo ang bacteria, nanalo ang pneumonia, patay tayo. Diba? Ayaw natin siya manalo. Eh. Dapat tayo ang panalo. Kaya relax lang, pahinga lang. Tapos isa pa, yung mga may sakit, napakagandang tip nito. Ayaw kumain, correct? Diba? Walang gana kumain eh. Mali. Pag may sakit, lalong kumain ng maraming marami. Bakit? Eh, kailangan mo may pagkain eh. Kasi may lagnat ka, diba? Namamayat ka, papatayin mo yung mikrobyo, tapos hindi ka pa kakain. Ay, gusto mo manalo yung kalaban, hindi ka kakain. So, tulog, kain, tubig, ha? Maraming tubig para lumakas yung katawan. Pwede yung citrus fruits, vitamin C, kahit yung mga oranges, dalandan. Okay din yan, makakatulong din. At chicken soup, tinanong pala ako kanina. Na-interview kasi ako sa DZRH ni Congressman Angelo Palmones. Sabi nga niya about chicken soup. Magandang chicken soup, nilagang manok, good for flu, trangkaso. Merong component ang chicken na maganda sa katawan eh. Yung meron siyang amino acid na maganda na pampalakas ng immune system natin. Okay, so sana lumakas kayo lahat, yung mga bata na nagkakasakit, ha? So isang check-up sa doktor, ingat palagi, at yung mga sinasabi ko, sana makatulong sa inyo. God bless po. Yan, ha? Yung mga may sakit pala sinasabi, yung mga may COPD, may diabetes, may heart disease, doble ingat. Doble hugas kamay. Doble sunod sa mga tips at pagsuot ng mask. God bless po. Salamat sa pag-share.